Hello guys and good morning sa inyong lahat. So welcome to Dr. Rico JTV, no? And actually kaya tayo ngayon nandito ay upang ipaalam sa inyo na we're going to have a Mindoro Loop, no? Itong Mindoro Loop na ito ay we will start here from Malabon to Caloocan, then onwards to Manila, then Manila, dadaan kami ng Rizal Avenida, then tatagos kami ng Taft Avenue, no, then dun sa Santa Cruz kami kakanan, then on the way to Escolta, no, dire-diretso sa Padre Burgo Street, then after that we will turn left to Rojas Boulevard, no? Rojas Boulevard siguro that maghihintayan kami ng mga 7 p.m., no? 7 p.m. ng gabi diyan sa may 7th Avenue, Caloocan City, diyan sa may Uni Oil gas station na dating Shell gas station. So actually nung kahapon, no? 55 or 53 pesos pa lang yung per liter ng gasoline, ng premium. Ngayon, nung nagpakarga ako kaninang umaga, ay umabot na siya ng 63 pesos per liter. Tumaas, grabe, laki ng tinaas. No, sobrang laki. So, yun nga, nandun na tayo sa Rojas Boulevard. Then after that, sa Rojas Boulevard, straight tayo, then kakanan tayo, doon sa may Asiana. Then, pinakalabas nun is Diosdado Macapagal, no? Tama? Macapagal Boulevard. Then, left tayo doon. Left, dire-diretso tayo hanggang sa may Parañaque, no? So, from Pasay to Parañaque, doon sa may Parañaque, sa may Bulungan, ano? Sa may Parañaque, doon kami dadaan. Straight, no? Palabas kami ng San Dionisio, Barangay San Dionisio, Parañaque. Then straight tayo sa Las Piñas, no? Then Las Piñas, dire-diretso kami hanggang sa may Zapote, Las Piñas. Then tatawid kami ng Bacoor, Cavite, no? Zapote. So, yung may bridge doon, no? May palengke, yung pinaka-boundary, no? Ng Las Piñas at ng Cavite. So, dire-diretso noon, pagpasok namin doon sa tulay na yun, doon na magsisimula yung Aguinaldo Highway. Then from Aguinaldo Highway straight, no? Siyempre dadaanan namin ng mga lokal ng Bacoor, then ng Imus, and then ng Dasmariñas, Silang. Then doon na kami sa may Tagaytay, no? Mag-stopover muna. Stopover muna sa Tagaytay, then siguro mga 30 minutes or 45 minutes after that, we go to from Tagaytay City papuntang boundary doon ng Nasugbu, no? Yung mayroong arc doon sa Nasugbu. So lalagpasan namin diyan yung Alfonso, then to Nasugbu, then we will turn left, no? Left kami papuntang Lemery. Kasi dito banda sa kaliwa, diyan yung Laurel, eh. Yung munisipalidad ng Laurel ng Batangas, then we go to Lemery, straight to Lemery. Then Lemery, Santa Teresita, then we go to straight, no? Doon sa may, what do you call that? Kasi pag diretso mo ng Lemery, Santa Teresita, diretso nun. No, Lemery. Yung pinakadulo nun, guys, kasi actually, dapat dito, mag-iingat kami dito kasi napakakitid nung kalsada, saka ano siya, parang style marilaki, no? Pasikot-sikot yung maraming mga kaliwat kanan, ano? At makikitid. So actually, from the standpoint dun sa Lemery, pababa yun, eh, pabulusok, no? Pabulusok na ngayon yung ano namin. Kasi nung dumaan ako dyan, nung ako mag-isa, paangat, no? Paahon. Ngayon, papunta kami ng Batangas Port, Port of Batangas, no? Palusong yung ano namin, kaya dandahan lang. So, check the brakes, no? Importante dyan yung brake.
No, saka hindi ka masyado diyang ma-throttle. No, delikado yung kalsada. Saka actually, kung manggagaling kami dito sa Caloocan ng 7 p.m., sigurado doon gabi na noon at madilim. So we will check the lights, no? The brake and the lights, yun ang importante diyan. Then dire-diretso, then pinakatumbok noon, may makikita tayo doon yung dalawang gasolinahan yun eh. Dito sa kanan nandoon yung Flying V, nandito yung I don't know what gas station is that. Then kakaliwa kami, dire-diretso na yun hanggang Santa Teresita, hanggang sa what they call that, Bawan, no? But before that, siguro bago kami pumunta nung Bawan doon, kakaliwa na kami. So pakaliwa na kami papuntang Port of Batangas, na doon sa may barangay Banaba, no? Banaba West sa Batangas. Then after noon, makadating kami sa pinakadulo noon, kakanan kami, no, kasi dead end na 'yon. Kakanan na kami papuntang Port of Batangas. All right. Doon kami. So dito kasi sa Lemery, makitid ang kalsada diyan. That is Barangay Dayapan, ano? Makitid. So 'yun lang, before we proceed kasi noon, dito I've studied yung pinag-aralan ko yung kilometro, kung ilang mga kilometro ang tatahakin namin, ano? So all in all, siguro sa aking estimate from Caloocan City to Port of Batangas, then to the Port of Calapan, then going to Puerto Galera, then going to Calapan, again, then from Calapan City papunta kami ng, what do you call that? Panimalayan, eh. Yung Panimalayan, yung pupunta naming province doon. Then we go to San Jose. Then to San Jose, we will drive to Abra de Ilog Port. So, from Abra de Ilog Port to Batangas, Port of Batangas. So, it cost me sa NK 400 ko, ang na-compute kong gas ko doon is 4,000, no? 4,000 plus, included na ron guys yung sa Roro, no? Sa Roro kasi we will have ang aming papunta ron is 1,296. Kasama na yung motor, no? Kasama na rin yung motor. So 1,296 balikan yan. All right, so all in all, I'm going to spend 4,000 plus, no, for this Mindoro Loop. Set aside pa natin yung mga foods, drinks. Set aside natin yung mga, what do you call that? Binook ko na lodge, no, na Virginia Lodge. Nagbook na kasi ako ng Virgin sa Virginia Lodge siguro mga 1 week before. So kasi it's March, ano ngayon? March 26, no? Ano? Oh, March 26. So then March 27, March 27, 28, 29, 30. So it will be 5 days, no? 5 days kami ron. So I hope by the blessings of God and the protection of God, makaka ikot kami ng maayos dito sa Mindoro. So actually it will be Mindoro Loop, no? Pinamalayan pala, no? So from Calapan City to Puerto Galera, then from Puerto Galera to Pinamalayan, then from Pinamalayan we go to San Jose, then from San Jose to Abra de Ilog Port. That will be Mindoro Loop, no? So paikot kami. So it will take us 5 days, no? 5 days. Then siguro by the help and protection of our mighty God, mga 30 siguro na mga hapon,
or gabi, nandiyan na tayo sa Port of Batangas. Okay, so kasi ang pinakamahaba nating tatahakin dito is from San Jose to Abra de Ilog Port. That will be 184 kilometers, guys. 184 kilometers. So that will be, how will that be? 3 hours or almost 4 hours, no? Na ride, no? So dito, ano kami, group kami. So unang-una na ako. And then we have Doc Rodsky TV, then we have Sir Dan TV. Then kay Doc Rodsky TV, no, OBR niya yung kanyang asawa si Principal Rhea. Then we have, so tatlo, apat na kami. Then we have Sir Eric Castillo together with Ma'am Bell, no? So anim na. OBR niya, asawa ni Sir Eric. Then we have Sir George, no? Or the ang kanyang YouTube channel is Mr. House Husband, no? OBR siya ni Sir Remy, no? Sir Remy. No. Yung pang ano namin, yung pang last namin si Sir Jeff. Siya yung magiging mekaniko namin, yung mekaniko namin for this long ride. Kasi kailangan natin ng mekaniko sa ganitong kahaba ng pupuntahan natin. So good luck, no, for all of us. And before that, kasi ang nangyari, we must prepare. Unang-una, you must prepare your, especially yung mga medicine, no? Yung medicine, kapag nahihilo ka, alright, o kaya naman ay sumasama yung sikmura mo, dapat may mga ganun kang preparasyon na gamot, no? Na inihanda ko na rin. Isa pa, if you have a high blood, no? Yung high blood, if you are diabetic, hindi ko pwedeng, what they call that, hindi natin pwedeng isaalang-alang yung rides, no? Kasi ganun yung kalusugan nila. So, ang iniisip ko ngayon, after doon sa ride namin from Caloocan to Tagaytay City, then from Tagaytay City to Port of Batangas, no? Kasi gabi pa to eh, 7 p.m. malamang makarating kami doon ng mga, let us say 2 a.m. or 3 a.m. Paglapag namin sa Mindoro, that will be, or let us say 5 or 6 a.m. or 7 a.m. Doon tayo maghahanda sana. Paglapag natin doon kahit mga 4, let us say 6 a.m., bumiyay tayo ng malamig-lamig pa. Kasi, so sa katindihan ng init, ang inisip ko, every 2-hour ride, guru, every, umpisa ko lang, every 1.5-hour ride or 2-hour ride, we will have a stopover, no, for about 30 to 45 minutes para i-check yung sarili at yung motor, no? Delikado yung pagdire-diretso kasi high blood, eh. May mga high blood tayong kasama, no? O may diabetic, ayusin natin muna. Then after that, ride ulit after an hour or hour and a half, stop ulit so that we can relax ourselves. Kasi mainit eh. Mainit yung panahon ngayon. So, ayun. So, we hope that God will protect us, no? From here at Malabon, Caloocan, to Port of Batangas, and then from Port of Calapan Port, we go to Puerto Galera, to Pinamalayan, to San Jose, to Abra de Ilog. Alright? So, oh, ang una lang nung makakapag-tiyak para safe tayo is by our prayer to our Almighty God, no? Jesus Christ, right? So, hanggang dito na lang, guys, and subaybayan po ninyo yung aming paglalakbay, no? Itong aming paglalakbay. And we hope na sana ay meron ka tayong matutunan dito sa
travel namin na ito. So this ride is called as a Mindoro Loop. No, this is Mindoro Loop. And this is a ride of faith for God and country. This year, 2024, the month of March. Okay guys, thank you and please subscribe, watch, like, share and comment dito sa aking YouTube channel. Bye-bye. Shake your body, baby, do that conga, conga, conga.